Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Teacher Ponjaps, ang magiging music teacher mo for today. So ang ating pag-usapan ngayon guys ay ang huling elemento ng musika no, sa grade 6. Ito ay ang harmony. So parang siguradong maintindihan itong lesson na ito guys. So dapat kabisado nyo na po ang iskala or sa English ay scale. No? At saka yung intervals na nahati sa dalawa. Meron tayong melodic interval and harmonic interval. So kung nakalimutan mo na yung mga lesson na yun guys, huwag po kayong mag-alala at meron po tayong video na nagawa dyan. I-check nyo lang po sa ating description box, no? I-open nyo dyan. Andun po yung mga link, no? Ng intervals at saka ng scales. So ano po bang ibig sabihin ng harmony? Harmony is the simultaneous sounding of two or more pitches. So kung malala nyo guys, meron tayong mga pitches na do, re, mi, fa, sol, la, ti. 7 pitches yon. Na nire-represent ng mga letter names na C, D, E, F, G, A, B. Pag dalawa daw po o higit pang mga pitches ang piniplay natin at the same time, yun po ay matatawag nating harmony. Example guys, okay, sa gitara, okay, dalawang nota o dalawang pitches ang pagsasabayan natin. We have, di ba? Narinig nyo ba yung blending? Di ba? So dahil dalawa o higit pang mga pitches ang piniplay natin guys at the same time, ang makikita natin sa music notation ay ganito. So ang mga nota guys ay naka-arrange vertically, patayo. Because you will play those notes or pitches simultaneously, no? Sabay-sabay. So in harmony guys, meron tayong tinatawag na triad, no? This triad is made up of three notes. So those three notes are the root, the third, and the fifth. For example guys, para may pakita ko ang parts of a triad. Yan, so we have three pitches, no? Yung first pitch na nasa ledger line, that is the root, no? The second pitch na sa first line ay ang third. Okay, bakit third? Okay, tandaan nyo lang po yung interval, okay? Interval from the root hanggang dyan sa first line. Tapos yung nasa second line na pitch, yung pangatlo, that is the fifth. Bakit? Kasi ang interval ng notang yan or ng pitch na yan simula dun sa root ay fifth. So meron tayong three major triads, guys. Ang tatlong major triad guys ay ang tonic, subdominant, and dominant na nire-represent din ang numerals na 1 for tonic, 4 for subdominant, and 5 for dominant. Ang Roman numerals na ginagamit nating pangsimbolo sa ating mga major triad guys ay galing mismo sa scale. For example, meron tayong C major scale. Ayan, di ba may 8 nota. The first note ay yung nasa first ledger line, the do. Yan. Tapos, naka-arrange yan hanggang sa pang 8. Okay? So, yan. So, 4, yun yung subdominant kasi ang degree niya from the root note is 4th. Tapos, 5 yung dominant kasi from the root note, no, hanggang dun sa pang 5 nota ay 5 degrees. Yan. So, hindi na kayo mahihirapan kung paano nyo kukunin ang tonic, subdominant, at dominant ng bawat scale. Magsimula po tayo sa C major scale. So sa tonic guys, so yan, meron tayong 3 notes, di ba? So ang first note ay yung pinakaunang nota talaga, yung do or yung C, kumbaga, no? Tapos yung second note, no, yung third, no, ay ang mi. Okay? So do, mi. Tapos yung third note ay so. So we have do, mi, so. Okay, wag niyo pong kalimutan yung major triads ha, yung parts nila. We have the first or the root, the third, and the fifth. Kaya po do, mi, so ang mga nota sa tonic in the C major scale. At pwede na natin tawagin yan guys ng C major chords. Dumako naman tayo guys sa subdominant. Okay, ang subdominant ay nire-represent ng Roman numerals na 4. Okay, ibig sabihin nun, okay, from the scale, okay, bibilang tayo ng pang-apat, yung interval niya from the root, no? Yung pang-apat na nota, yun yung gagawin nating root. Okay, so from the C major scale, the first pitch ay ang C. Tapos, or do, no? Do, re, mi, fa. Pang-apat po ang fa. So, fa will serve as the root. Okay? So, tandaan po natin yung parts ng major triads, ha? The root, the third, and the fifth. Okay, ang fa yung root natin. Now, magbibilang po tayo ng third interval from the root fa. Fa, sol, la. Okay? So, fa, la. Okay? Then, fifth interval from the root. Fa, sol, la, ti, do. So we have three notes na, fa, la, do, for subdominant. So yun yung mga pitches sa subdominant guys. At yun ay matatawag na natin na F major chords. No, pwedeng apply yan sa piano or gitara.
And the last one, guys, ay ang dominant. Okay, ang dominant ay may Roman numerals na 5. Okay, from the C major scale, ang root note ay ang C. Magbibilang po tayo ng panglimang degree or panglimang interval, okay? Do, re, mi, fa, so. So, ay ang panglima, so siya ang magiging root natin sa dominant, okay? So, meron na tayong root note na so, ano? Ang hanapin na lang natin ay ang third at saka fifth, okay? So, from so, so, la, ti. Ayan, so we have so, ti. Tapos, so, la, ti, do, re. Ayan, re, yun yung panglimang ano, nota galing dun sa so. Okay, so we have so, ti, re. Yan po yung mga nota sa dominant. At pwede na natin tawagin yan as G major chords. Kung napapansin nyo guys, no, ang tonic we have C major chords, subdominant we have F major chords, and dominant we have G major chords. Okay, bakit C, F, and G major chords yung pangalan nila? Okay, ipinangalan po natin sa pamamagitan ng root note nila. Okay, so kung ano po yung root, yun po yung pangalan. So kung major chords yan, tapos ang root ay C, so C major chords. Pero kung minor chords yan, tapos ang root note ay C, that is C minor chords. Okay, lagi po tayo nakabase sa root note. My question is, fixed na po ba yung mga nota o mga pitches na ginamit natin kanina sa three major triads? Like for example, tonic we have do, mi, so. Subdominant we have fa, la, do. And dominant we have so, ti, re. Fixed na po ba sila or permanent, something ganon? Okay, the answer is no. Kasi ang ginamit nating example kanina, no, sa tatlong yon ay nakabase po tayo sa C major scale. Ang mga pitches o nota sa major triads, guys, ay nagbabago. Depende sa kung anong scale yung ginagamit natin. Okay, malinaw? So, yun po yung lesson natin ngayon, guys. Maraming salamat po sa panonood. Na kung meron kang hindi naiintindihan, no, kung may nalalabuan kang part, ulitin mo lang po yung video, no? Sabi nga nila, babasahin mo yung passage ng 3 to 4 times pag hindi mo naintindihan, di ba? So, ganun lang din po dito. Panoorin mo nang panoorin yung video na to hanggat sa maintindihan mo, guys. Okay? Or, i-comment mo yung tanong mo dyan sa ating comment box sa baba. Okay? At kung kaya kong sasagutin, ay sasagutin natin yan. So, kung nakatulong po itong video sa'yo, guys, please don't forget to press the like button, okay? And subscribe to my channel, guys. And click the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod natin mga lessons sa music. Okay, so that's all for today, guys, ha. Maraming salamat po ulit at God bless.